Welcome back again to my channel. This is John Black, ang inyong kusinera dito sa Jamerica. Char. So ayan nga guys, ngayon ang gagawin natin is gagawa tayo ng isang dish. It's an American dish, pero guys, ang bilis lang niya at saka konti lang yung ingredients niya at saka alam ko magugustuhan niyo ang lasa nito. So isa siyang ulam. So, most of the time, masarap siyang ipartner namin pag nagluluto ako ng meatloaf. So, pinapartner namin siya sa mashed potato and then maybe some vegetables. So, ayun nga guys. So, meatloaf kasi sa atin guys is sa Pinas, is nasa can na siya. So, this meatloaf here is a dish na niluluto mo talaga. So, ayan guys, ito yung mga kakailanganin. Sobrang konti lang ang kailangan. Sobrang bilis lang gawin. At asahan nyo, magugustuhan nyo yung lasa or yung ulam na ito. So, ayan guys, let's go! Kailanganin natin, of course, ang ating ground beef. So, meron tayong 1.5 pound ng ground beef. And then, we need a breadcrumbs. Pero most of sa recipe kasi, ang breadcrumbs is parang regular breadcrumbs. Pero every time na gumagawa ako ng meatloaf, I use this kind of breadcrumbs. So, Italian style. Because it's already have some spices and it's really good taste. So, ayan guys. And then, it's up to you guys kung anong klaseng breadcrumbs naman ang gagamitin. And then, we have one egg. And then, this is one piece of onion. So, naka-chop na siya guys para madali tayo. And then, 1 cup of milk. Gagamitin natin itong milk mamaya. 1 cup lang. And then, salt and pepper to taste. Parang ang hirap pag Tagalog is haya. Pepper. So, ayan guys. Pagpasensyahan nyo na. Basta pepper yun. Kayo nang bahalang umintindi, charot. So, ayan guys. Oh, so, ngayon, ang gagawin lang naman natin. So, meron tayo yung bowl for the mixer. So, ginagamitan ko siya ng mixer guys para sobrang mamix talaga siya. Mag-coordinate yung lahat ng ingredients at madali lang siya. Hindi ka na magpakapagod sa paghahalo. So, kung wala namang mixer, you can mix it with your hands. So, you know. Ayan, guys. Ayan, nakapasok. So, ayan, guys. Una natin ilagay is itong ating 1.5 pounds of ground. Malinis po yung mga ganyan, guys. And then, ihalo lang natin lahat. And then, yung 1 onion natin, chop na siya ng pino. Chop nga, pino. Ay, naku, Diyos ko. Char. Ayan, guys. And then, our 1 egg. So, nasa inyo na kung ano yung ilalagay nyo talagang mauuna. Basta, tapos, yung salt natin, hindi ako masyadong nagsusalt na sobrang dami. Kasi, this one, parang may lasa na rin siya. So, para bawal din kasing maalat kasi tumatanda na tayo. Ingat-ingat na tayo sa ating mga kinakaing maaalat or matatamis sobra. So, kailangan, ayan, may asin na. So, depende sa inyo guys kung gaano kayo kaalat, gaano kayo kaalat, yung tipanimpla nyo. And then, pepper. Nahihirapan akong bigkasin ng pepper. Pakiramdam ko ang arti-arti ko pag sa pepper, charot. Bahala kayo. So, ayan. Hindi natin masyadong damihan kasi minsan, nag-ano siya, yung parang sobrang maanghang. Ay, hindi naman sobra, pero may lasang maanghang. And then, kailangan natin ng 1 cup ng, so tapos na tayo dyan, 1 cup ng breadcrumbs. So, ayan guys, makita nyo kasi may mga kung ano-ano ng spices. Kaya, nagugustuhan ko siya nung nagluto ako ng ganito kasi may lasa na talaga siya. Which is, nagugustuhan niya.
So ayan, ito yung 1/2 cup yun. 1/2 ba? Ang tama. So, madilis. Gracia pa tayo. Ay! So ayan guys. Sobrang bilis lang nito guys. At saka alam ko magugustuhan ang yummy niya. So ayan guys. After nyan, and then 1 cup of milk. And then ating imimix na siya sa ating mixer. So ayan lang. Imimix lang siya tapos ilalagay lang natin siya sa mas maganda sana yung meron kasing meatloaf pan talaga. Kaso wala pa akong available na meatloaf pan, which is yan naman ang kailangan ko sana. So I only use a regular bread pan. So as long parang meatloaf yung loaf kasi yung maging hitsura nito after. So ayan guys, ano na natin gagamit ang tawag nito, imimix na natin. So ayan na guys, imimix mo lang siya ng imimix dyan. Make sure na maghalo lahat yung lahat ng ingredients mo. Ayan. So minsan, pag hindi mo masyadong kalkulado, ayan, may kalkulado tayo. Pag hindi mo masyadong kalkulado yung alat, pwede mo naman siyang tikman eh. Kung kaya mong tikman na ganyan lang. So kahit konting, ano, alam mo na. Tapos mamaya, check ko kung tama na ba yung alat. Pero ako kasi every time na nagluluto ako, one shot lang ng panimpla natin. Parang mali yung ano na ginamit ko guys. Hindi masyado siyang mahalo pala pa ganyan. Wait lang, papalitan ko siya ng panghalo. Ayan, napalitan na natin ng panghalo. Ayan, yan pala yung dapat gagamitin ko. Na mahalo ng maigay. Yung isa kasi hindi siya masyadong halo. Guys, after na mahalo na siya mga maigi, ayan, kailangan na natin siyang ilipat dun sa meatloaf, bread pan natin. Bread pan lang muna tayo kasi wala pa tayong meatloaf pan. So, kaibahan kasi ng meatloaf pan at saka bread pan, same sila na, ano tawag nito? Same sila na ang itsura, kaso ang meatloaf kasi na pan talaga yung meatloaf. Meron siyang parang may makapal daw siya na ano na yung meat hindi uusad o pupunta sa ilalim kasi may parang pang mantika siya. Kasi ang meat kasi pag once niluto mo, di ba lalabas yung oily niya. So ngayon, yun parang may ano daw yung pang sala at saka pang ano sa oil na mahihiwalay doon sa meatloaf natin. So, parang matatanggal yung oil. Kaso, wala tayong ganun sa ngayon. Mayroon pa lang. Yung aso ko, it's time na. Ganun siya pag once na time na. Nasa magsisix na kasi ng gabi. So, time na ng pagkain niya. Alam niya anong oras siya kumakain. Kaya, alam na namin ang oras. Pag tumahol na yan siya sa gabi. Alam na namin ang oras kasi yun. Umaano talaga yung tahol niya. Yung tipong may ano talaga siya sa oras. Nilagyan ko pala siya ng parchment paper. Ano ba naman ako? Parchment paper. Ayan. Ang pepper. Kailangan ko na magtuwang. Tongue twister. Magtuwang. Bulol ako guys kung alam nyo lang. Saglit lang.
Ifo-form kasi natin to. Ayan. Idiin lang natin, guys. Nilalagyan ko siya ng ganito kasi nga, guys, mas ma hindi siya dumidikit na sa ano. Tapos, ang bilis niyang tanggalin sa yung karne. Parang ang bilis niyang tanggalin pag naka-parchment ka. So, ayan, guys. After that one, sa original recipe, they're using mustard. Pinaghalong mustard, brown sugar, at saka ketchup on the top. So, yun yung pinaka-original recipe na panglagay sa ibabaw. Kaso, me and my husband don't like mustard. We're not fond of ketchup. So, ang lagi namin ginagamit is barbecue sauce. Any kind of barbecue sauce as long na kung anong available namin dito sa bahay na barbecue sauce. So, yun yung nilalagay namin sa ibabaw. So, lalagyan mo lang siya sa ibabaw. Ayan, oops. So, it's up to you how. And then, ibabrush mo. So, ibabrush mo sa ibabaw. And then, after that one, guys, we have to bake 350 degree ng ating oven. And then, we have to bake for 1 hour. So, medyo matagal-tagal siya. 1 hour natin siyang ibibake. Pero sobrang dali lang. Kita nyo lang, guys. Ihalo mo lang lahat ng ingredients. Put in the pan. That's it. And then, it's up to you guys kung you're using the original recipe sa yung pang-ibabaw nila na pinaghalong mustard, brown sugar, at saka yung ketchup. So, ihahalo mo lang yun to put on the top. Pero, because we're not fan of, you know, we're not fond of mustard and then ketchup. So, we're using a barbecue sauce. Ay! Kamuti na. Nadami yan. And then, we have to bake. And then, we're always partner this one. Is every time that we have this, partner for... We have this for dinner. And then partner with mashed potato. And then, maybe I can have mash. Ano kayang pwedeng partner na vegetable? So, laging may ganyan. Kung may karne yung ulam, laging hindi nawawala yung vegetables, guys. So, ayan na, guys. Ayan, yun lang, guys. And then, I will come back once na... Tapos na siya, so I can show you how it looks like after to bake. So, ayan na guys, that's ready. Oh, boom! So, it's easy and yummy. Ayan, o diba guys? See you later! So, ayan na siya guys. Oh, ito na siya. Naka-slice na. Hindi ko lang siya in-slice lahat. Again, guys, finally we're done. And then, thank you guys for watching. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And click the notification bell down below for more videos and updates. So, ayun guys, sobrang mabilis lang. Sobrang kunti lang yung ingredients na kailangan at siguradong magugustuhan nyo. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Bye-bye!